guys, oh, yan ang mga taniman. Ayun po yung ano nila. Niugan, saging. So, yun po yung mga tao niya. Kaya, kailangan maraming tao kasi sa laki ng kanilang lupain ay sa kanilang laki ng lupain kailangan ng maraming tao nga gumagawa kasi hindi po makayanan. So, isa po ito sa farm nila nga dito po tinatayo yung kanilang istakana ng mga sasakyan. O, ito po yung pinakatangke nila ng tubig. Libre po dito, guys, walang bayad po yung tubig. So, sarili nila pong ano itong tubig dito. Ayon po yung ginagawa nilang swimming pool. Guys, ayun oh. Pero tinanggalan po nila ng tubig kasi pag walang naliligo, tatanggalan po nila. Ayan. Dong, bakit? Nga nga may tubig na diha, Dong? Di, adi nila butang ng tubig pag walang maliligo? Ah, pin. Kaya kung nanasay tiles, wala pa no? So, guys, ayun po, oh, ayun po. Ito po yung ginawa nilang swimming pool kasi lang hindi pa po nila nilalagyan ng tubig kasi hindi pa pala tapos. So, lalagyan pa pa nila ng tiles yan, guys. Kasi alam naman, hindi basta-basta magpagawa ng swimming pool. Ang laki ng gagastusin mo. So, ito po, guys, ito po dito nila. So, ayun po yung cottage nila na ginagawa. Ayan. So, ayan po yung pispa nila. Pispa ng mga, laki pala ng pispa nila dito. Wala nang aso dito, Dong? Wala nang iro? Aka nang gamay na lang? So, oh, alam guys, oh, laki pala ng pispa. Dati, ala lang, marunong na siya mag-ano, oh, tumahol, oh. So guys, ito po yung pispa nila. Ayan guys, ayan. Ang lalaki ng tilapia dito guys. Ang lalim-lalim nito. Ayan. Ang lalim-lalim nito guys. So ayan o, ang lalaki ng pispa. Ang lalaki ng tilapia, ang daming tilapia. Ang lalaki nito. So pag nag-harvest po sila guys, ang bawat isang tilapia na ano, makukuang tilapia daw, tumutimbang na kulang-kulang isang kilo. So, sobrang laki siya. Malalaki na siya. So, may, ano sila, may time silang panahon na nang-harvest dito. So, yan po guys. Ayan. So, yan po ang farm nila dito ng pamangkin ko. So, yan po. So, buon, pupunta ko po yung ano yung, alamin ko kung anong mayroon doon. Pader yata para hindi siya lama pa, para hindi makapasok yung ibang mga tagalabas na tao. Kasi dati daw, ninanakaw nila ang mga, ano dito, yung mga isda. Kaya hinaharangan nila. Tinaasan nila ng pader. Ayan po, pader nila. Sobrang taas. So, ayan po guys. Nung last, anong 2019, nakapunta ako dito. So, ang lugar dito ay wala pa ito, wala pa itong swimming pool, wala pa itong pispan. Dati po kasi guys, yung pispan na to ay ano to, taniman to ng mga gabi. So, ngayon hindi na, isda na po ang mga nakalagay dyan. Oh, ayun po, ang dami nilang saging. So, naapektuhan po to nung bagyong Odette. So, naka-recover na po sila, naka-move, ano na. Kaya, ayun, unti-unti na po silang bumabalik sa dati. So, mamaya guys, i-update ko kayo sa, ano, pagkaanong paglilitso. Nililinis pa po, hindi pa po tapos. Ayan po guys. Ayan yung mga tao niya guys. Marami po siya mga
katauhan dito kasi kailangan ng maraming tao kasi ang dami nilang, malaki po kasi ang kanilang lupain kaya kailangan nilang maraming ano tauhan dito. Kaya busy lagi sila lagi pag-asikaso sa pagkain, pag-asikaso sa mga para hindi ang mga tao ganadong maano ganadong magtatrabaho kapag hindi umaalis. Kaya ang dami nilang tao na pasok sa kanila kasi maayos po sila magdala ng mga tao. Alaga po ang mga tao dito. Pinapakain, pinamerinda. So, okay po. Pag may kuprasan, pinapakupras nila. Ate, kaya okay guys, ayun po. Ayun, mga niyugan at kasi mga saging, mga tanim, kumpleto po dito. Bayabas, lansunis. So dito po guys, makakita ka ng bayabas na tapol, kulay red, tapol ang tawag niyan. So ito guys, anong tawag nito? Lambutan. Lambutan to guys, oh. Kasi hindi pa siya namulaklak pa lang siya. Hindi pa siya na ano, bulaklak pa lang siya. Ito yung bulaklak ng lambutan. Ayun oh. Pag namungat to, pag lumaki to, ayun, magiging red na siya. Sarap pa naman, tamis. Eh, ayun po yung mga alaga nilang mga manok. Ayun guys, yung mga itik. Ayun yung pang-asawa ng pamangkin ko. Sala nyo, bait yan. Super bait ng mga pasawa mga yan. Super bait. Ayan, ang dami nilang mga alaga guys, oh. Nakakatuwa, oh. Ayan guys, wala po, ang daming aso nila alaga, lalo doon sa loob ng bahay nila, mga 10 aso yata ang nandun. Ayan pa yung bayabas guys, oh. Mga lambutan, langka, guyabano, atis, so ang dami. Ayan pa yung papaya. Ayun, yung papaya, oh guys. Sa sobrang tanda na, ayun na yung bunga niya, oh. Ayun po, guys, oh. Oh, ang lalaki, oh, guys. Kahit hirap-hirap na nakatali ang tanda na siya, oh. Pero, namumunga pa rin siya, lalaki ng bunga, guys. Kaano yung mga ano. Yung mga itik, manok, dito po sila ng alaga dito guys. Ayun po yung saging guys na gamot daw yan. Yung saging na yan, kulay puti. Ganyan lang siya. Kahit matumanda, maano siya yung magulang siya, pero ang ano niya, ano pa rin, yung ganyan lang siya, kalit, lalaki lang siya konti. Pero yan ganyan siya, gamot po yan guys. Ayun, wala po yan sa Manila. Dito lang po yan, matatagpuan sa probinsya, sa Leyte. Dito po sa Barangay Bilya. Ayan guys, ayan guys, ayan po ang asinda ng aking pamangkin. Ito po, ang lawak po nito. Lawak po ng taniman mula po hanggang mula po doon sa kabilang bundok. Doon sa kabilang bundok guys, hanggang dito sila po ang may-ari nito. Ito po yung lupain nilang nabili na 100 hectares ang nabili na nilang lupain. Mga niyugan at mga daming tanim, mga saging. So iba pala dito pa to guys. Wala pa yung ibang portion ng lugar. So ang dami po nila talagang lupa, ang laki po talaga ng lupain.
Pero guys, mabait, matulungin sila sa tao. Ang babait nila. Kaya ito guys, ayan guys, oh, mga tanim nila, mga dami mga tanim prutas nila dito. So ayun ang saging nila guys, oh. Oh, ang saging, ang bababa ng saging dito guys. Oh, ayun oh, ang liit lang puno, oh. Ang liit ng puno, oh. Hanggang diyan. Ayun guys, oh. Ang tawag niyan ay bunguan sa Bisaya. Bunguan sa atin sa sa Manila ay lakatan. So ayan guys, ang dami nilang mga tanim nilang mga saging, iba-ibang uring klase. So ito guys ang lupain ng pamangkin ko. Grabe guys, ang lawak ng kanilang lupain, no? Oh. Ayan. Ang lalawak ng lupain hanggang doon sa pinakadulo doon, hanggang sa malapit sa lungsod ng ano, Makinhas, barangay Makinhas, doon po yung ano nila, hanggang doon ang lupain nila. So malawak po ang kanilang lupain. So ayun guys, oh, grabe ang daming tanim mga saging kasi tinataniman nila, ang sisipag nilang mag-asawa, kaya guys, umaasinso talaga sila. Ang dami nilang mga tanim dito, malawak, ayun guys, oh, bayabas, yan, yan sa guys, ano, yun ba, yun, para sa baboy naman, yan tawag nilang ba, ano, ng alaga nilang pabuyan, yan, oh, bagong gawa. So guys, grabe ang lawak ng ano, nakakasyak ang kanilang ano, lupain dito, grabe ang laki. Ayan guys, yung pader nila, oh, hinarangan nila kasi maraming ibang taong pumapasok dito, kaya hinaharangan nila para, kasi dati daw pinapasok yung ano nila, ninanakaw yung mga isda nila sa Pispan. So ngayon hinarangan na nila. Ayun guys, oh. Yan. Grabe. Ano talaga nila guys, ang sipag nilang mag-asawa. Bira ka lang makikita ng ganitong ano, lawak na lupain. Ayan, tabi sila pa ng kalsada guys. Yung kalsada na yan ay papuntang Manila, papuntang Tacloban, papuntang Sugod, papuntang ano, ayan. So punta natin yung lugar na to. Surbehin natin kung anong lugar nandito. Ayan. Baka may mga ano dito. Wag, alis kayo dyan. Alis, padaan lang ako. Padaan. Padaan lang ako ha. Ayan. Ayan. Ayan guys, oh. So ito yung ginawa nilang babuyan, alaga ng baboy. Bukod pa dito, mayroon pa sila sa bahay na lima, anim na ta. Ganito. Grabe nga guys, oh. Ayan yung kangkungan nila, oh. Ayan, grabe, oh. Yun guys, so sarap dito sa probinsya guys, oh.
Ayan yung tanim nilang mga gabi. Ayan. Ayan na guys. Ayan ang fish pa nila. So ayan ang fish pa nila sa tilapia guys. Oh. Guys oh. Fish pa nila sa tilapia guys. Grabe ang lawak. Ano kaya? Wala kayang buaya dyan? Oh, tinamay isda doon guys. Ano? Tinamay isda doon sa may malapit sa poste. Grabe oh. Nagtapok sila. Ang dami oh. Oh. Grabe. Tapos sa gilid pa yan guys, may mga gulay pa na kangkong, tanglad. Kumpleto po dito guys, mga gulay, di mo na kailangan bumili ng mga gulay kasi fresh na fresh ang gulay dito guys. Ayun ang mga isda oh, sabi ang dami oh. Siguro ang lalim nito.